Magigandang pasyalan na maaaring puntahan dyan. Samahan po natin ang ating ABC correspondent sa Pamamasyal sa report na ito ni Christine Garcia. Ang lungsod ng Lamitan ay lungsod ng lalawigan ng Basilan na matatagpuan sa dulong bahagi ng Mindanao. Ngunit dahil sa banta sa seguridad ay hindi gaanong pinapasyalan ng mga turista ang bayan. Ano nga ba ang Lamitan noon? Ang Lamitan ay ganap na naging lungsod noong 18 ng Hunyo 2007. Noong taong 1886, nang itatag ang Lamitan ni Pedro Javier Cuevas o mas kilala sa tawag na Dato Calon. Sa panahon ni Dato Calon, ang terminong paglami-lamihan ay tumutukoy sa pinagsamang pulong at kasiyahan tuwing magsasama-sama ang mga pinunungyakan, tinanong ng mga dayuhang manlalakbay kung ano ang pangalan ng lugar. Subalit, inakala ng mga katutubo na tinatanong ng mga dayuhan ang tungkol sa kasiyahan. Kaya sumagot sila ng paglami-lamihan. Kaya itinala naman ng mga Espanyol ang pangalan ng lugar bilang Lamitan, batay sa pagkakaintindi nila sa isinagot ng mga katutubo. At kung gusto nyo pang malaman ang kasaysayan ng lungsod ng Lamitan, ay mayroon din kaming museum dito nakasulat at nakadisplay ang mga kasaysayan ng lungsod ng Lamitan. Ang lungsod ng Lamitan ngayon ay kilala na sa magagandang pasyalan katulad na lamang ng Bulingan Falls. Dahil sa magandang rock formation nito at napapalibutan din ito ng kagubatan, walang entrance fee at free ang mga cottages. Nakasama namin dito ang mga bisita mula sa Iloilo. Yung pong tawag nilang na Basilan ay talagang nakakatakot naman po talaga. Pero nung pumunta po kami dito, iba po yung nakita namin. So, yung mga tao po, napaka-welcoming. Malagi po silang nag-smile sa amin. Pinapapasok po nila kami sa bahay. Hindi na po ganun, pinapamerienda pa po nila kami. Yung mga places po dito sa may Lamitan ay napakaganda po. At hindi lang yan, mayroon ding magagandang resort tulad ng kabubukas lamang na 40 pesos lamang ang entrance fee. May pool, ATV motor, at rooms na good for 12 person. May floating cottage din na nagkakahalaga ng 600 pesos. Mula sa resort ay hihilahin ang floating cottage ng pambot papuntang dagat. Nakasama din namin dito si Major Rick Villaruel ng 74th Infantry Battalion kasama ang buo niyang pamilya na mula pa sa Negros. Very peaceful po yung lugar. Kung gusto niyo po pumunta, wala problema. Take time. Makapagpunta po kayo. At kung beach naman ang hanap nyo, ay mayroon ding kalugusan White Beach Resort ang bayan ng Lamitan. 5 piso lamang ang entrance fee at 300 peso ang mga cottages at mai-enjoy mo na ang magandang scenery. Fresh air at malinis at malinaw na tubig. Mayroon din ditong lobster sanctuary na kapag ibinenta ay nagkakahalaga ng libo-libo. At syempre, hindi mawawala ang pamanang kultura ng mga katutubong yakan, partikular na ang kakaiba at kilala sa buong Pilipinas na paghahabi ng makukulay na telang yakan. Ito ay ang proseso kung saan pinagsasala-sala
ang grupo ng mga sinulid na pahaba at pahalang upang makagawa ng tela. Umaabot hanggang isa o higit pang buwan ang paggawa ng tela, depende sa haba at bilis ng kamay ng gumagawa. May ginagawa din silang mga bags, chinelas at marami pang iba gamit ang mga telang kanilang nagagawa. At syempre, kung mapupunta ka ng Lamitan ay dapat matikman ninyo ang yakan delicacies tulad ng lokot-lokot at panyalam. Ilang taon ba nang ginagawa ko? Dalawang taon. Magkano naman ang benta ng isang ganito? Eh. Ito naman yung lukot-lukot. Ito, 25. So, ito yung panyalam. Ito yung lukot-lukot. Opo. 25, 10 cents. Kaling yung pinakamabenta dito? Pareho lang po. Pareho lang sila mabenta. Ah, katulad na yung mga aramat yung sa amin. Mabenta po. At ito yung titikman, itong panyalam, tapos ito namang lukot-lukot. Sige, pag titikman namin ni Ate Grace, sunod naman namin titikman itong lokot-lokot. Very crunchy siya. Masarap. Mula dito sa Lamitan City, Basilan, ako si Christine Garcia and we are one with 20.